Good day mga brothers. So meron tayo dito ng tire sealant. So lalagyan natin yung gulong natin sa likod. So bago ko ipakita kung paano ko siya ilalagay, intro muna tayo. Ito na nga yung nabili natin na tire sealant. So 50 pesos ang bili ko dito, hindi ako nagkakamali. Medyo matagal ko na rin sinabili ito. So yan, kung makikita nyo, para siyang liquid. Then may parang may mga rubber sa loob. Pag kinalog mo siya, nahahalo naman siya. Yan. Then based dito sa nakasulat dito, pwede siya sa bike, sa motor, sa kotse. So sa motor 350 ml, ito 500 ml siya. Isang gulong yan. So itong hawak ko na to, 500 ml to. Ganyan yan, instruction naman siya kung paano siya gagawin. So pang tubeless lang to. So hindi ako sure kung paano siya gagamitin sa bike. So yan. So ba't ko ba lalagyan ng tire sealant yung gulong ko? So ito papakita natin. So yan, kung makikita nyo, itong mags ko kasi syempre second hand yung motor natin. So yung mags natin medyo may mga tama yung mags, medyo may UP, pero hindi naman siya 8 UP lang yung side na yun, UP siya. Kung makapansin nyo, bumubula siya. So lagi kasi ako napaplat sa likod, so hindi ko lang alam kung bakit. So chinek ko naman yung gulong, wala naman mga pako. Then syempre yung pito, chinek ko rin kung may singaw. So ito ang naisip ko, yung sa labi niya, yung sa lip ng mags. So, yung ginawa ko dyan, kumuha ko ng tubig, then nilagyan ko ng sabon, then kinalog ko lang, then in-spray ko siya. So ayan, kita nyo bumubula siya. So yung kabilang side niya may tama, ito ang lakas ng bula dito, kitang-kita mo siya. So dyan lumalabas yung hangin. So ano ba yung mga kailangan natin para malagyan natin yung gulong natin ng tire sealant? So kailangan natin ito, pambomba. Actually gamit ko to sa bike. Ayan, pambomba ng gulong ng bike yan. Pero ginagamit ko yan sa motor. Okay din naman siya, pang emergency lang. Then pag nalagyan mo ng hangin, saka madaling sa vulcanizing shop or sa mga gasoline station. So kailangan din natin ito, pantanggal ng pito o yung bulb sa lagay ng hangin. So kailangan mo siyang tanggalin para mailagay mo yung tire sealant. So ito ay nahingi ko, actually binibili ko, pero binigay na lang sa akin sa vulcanizing shop. So doon kayo usually makakabili niya o makakita niya. So, sige, umpisa na natin. So unang gagawin natin, syempre tanggalin muna natin yung takip ng pito ng bulb ng lagay ng hangin. Then so tatanggalin natin yung, tatanggalan natin siya ng hangin, din tatanggalan din natin yung, tatanggalin din natin yung pito. So dyan kasi dadaan yung tire sealant. Okay? So ayan. So yun yung bulb na sinasabi natin, yung pito. So natanggal natin siya gamit dito, yung sinasabi kong nabili ko sa vulcanizing shop. Actually binigay sa akin. So ito yung tire sealant natin. So yan. So bago natin siya tanggalin yung takip, kalugin muna natin. So halo natin siya. Paghaluin natin yung parang sinasabi kong paste tsaka yung rubber. Yan. Yan. So mix na siya. Nakamix na siya. So hihilahin lang natin yung kulay pula na yan. Yun. Okay. So yun yung sinasabi ko na tube na ilalagay natin sa pito. So hilahin nyo lang yung takip. Yung ibang nakita kong tire sealant yung takip, pwede siya pantanggal ng pito eh. So yan yung itong nabili ko, hindi. So yan muna ang gagawin natin. So ibaba nyo muna yung gulong nyo, yung ipasok nyo sa pito. Sagad nyo. Sagad nyo mabuti. Yan. Okay. So after masagad, paligtarin nyo lang. Pisil-pisilin nyo lang yan. So ubusin ko yung 500 ml dito. Isang gulong lang para sure ball tayo na walang leak. Pisilin nyo ng pisilin kung nasa maubos. Dire-diretso nyo lang yan.
So ayan, paubos na. So ito lang, ubusin natin. Isang gulong lang lalagyan natin. Alright. Ayan. Ayan, tapos itaas na ng konti para hindi tumagas. Baka kasi bumalik eh. So ayan, ubos na. Pati yung parang pulp and rubber, yung paste sa loob. So bago natin ibalik yung pito, yung bulb, punasan muna natin yung labas. Then isa pa natin gagawin dyan. So bugahan muna natin ang hangin para yung mismong paglalagyan o yung thread ng bulb matanggal yung mga rubber at yung mga paste. So yan, gamit itong pambomba natin sa bike. So, bombahan lang natin ng konti para matanggal, mabuga at matanggal yung mga paste o yung rubber dun sa thread. Yan. So yan, pwede natin ibalik yung bulb. So yan yung bulb kanina na tinanggal natin. So same thing, kung paano natin siya tinanggal, ganoon din natin siya ibabalik. So yan yung bulb. So yung pangkabit natin ng pambaklas at pangkabit natin ng bulb natin sa pito. Pasok na lang. Yan yan. So gamitin natin yung nahingi natin na pangtanggal ng bulb. Siya rin yung pangkabit natin. Alright, so higpit na. So yan, bobombahan na natin gamit yung pambomba natin sa bike. So, dire-diretso lang natin. So wala akong pang-check ng pressure. So pisil-pisilin nyo lang. Pag ramdaman nyo na matigas na, pwede nyo itigil. So dapat di lumulubog yung daliri nyo sa goma. Then tsaka natin dadalhin sa vulcanizing shop or sa mga gasoline station na may pambomba. So balik natin yung takip. Then kailangan natin siya iikot para kumalat yung tire sealant natin sa buong gulong. So isa sa ginawa ko dyan, instead na motor ako palabas, magbiyahe, so ang ginawa ko na lang dyan is pinaandar na lang yung motor. Then naka-center stand, pinagalaw-galaw ko lang. Piniikot ko lang siya ng piniikot. Siguro mga 3 minutes pwede na. 3 minutes to 4 minutes. Ayan, tayo na sumikot para kumalat yung tire sealant sa buong wall at sa buong mags. Alright, so ayan na. So testingin natin, bugahan natin ng tubig ulit na may paste, tubig na may sabon. So ayan, kung makita nyo, check lang natin kung may bubula pa. So mukhang successful. Ito medyo bumubula pa ng konti pero mahina na. Actually, wala na yan. Oh. Effective naman yung ginawa natin. Yan, kung di na tayo makaplot. Ayos na. So, sana magtagal. Ayos. Wala talaga. Wala na. Ito yung may tama eh. Okay na talaga. Ayos na. Not bad. Double check lang natin. So wala na talaga. Ayos na. So effective to nabili natin. Tire sealant R8. So sana may natutunan kayo. Try nyo rin sa motor. Try ko rin sa kotse to. Gagamitin ko rin sa kotse to. 50 pesos lang bili ko dito. So kung ako nabili sa may malapit sa Patindig Araw. So thank you, sana may natutunan kayo.